kita dito sa ang ingay. Ayun na nga, pwede ka kumita dito sa TikTok. Dalawang paraan so far na alam ko, ha. Pero unahin natin, hindi to parang YouTube, nakikita ka per views per video. Walang kikitain yung mga views mo dito sa TikTok. Yung unang way is yung pagla-live. Yung pag nakatanggap ka ng gifts, pwede mo i-convert siya to cash. Pangalawang paraan is yung true brands. Yung pag may lumapit sa'yo, pagpapagawa ng video, doon, kikita ka doon. Unahin na natin, hindi mo kailangan ng blue badge or yung check na yan para kumita sa TikTok or para lapitan ng brand. Ang kailangan mo lang is mapansin ka ng brand na yun, tsaka magandahan sila or magustuhan nila yung image na ipinapakita mo through your TikTok channel. Kaya importanteng laging may email address or way para makonta ka ng mga brands sa profile mo. Kuya, may sahod po ba sa TikTok? The answer is, hindi ko masasabing may sahod pero maaari kang kumita sa TikTok. Paano nga ba kumita sa TikTok? Ganito lang yun guys, kapag ka ikaw ay meron ng live feature. Kapag ka ma-live feature ka na, pwede ka na mag-live. And then, kapag ka nag-live ka at nakatanggap ka ng virtual gifts, kasi mga virtual gifts, pag naipon mo yun, maaari mong i-convert yun into cash. Ayan, cash! Kailangan lang is makaipon ka ng $100 bago mo withdraw yun. Kasi yun yung threshold or yung pinaka maliit na halaga na maaari mong i-withdraw. So, ayan. Kaya kapag ka may mga TikTokers dyan, tapos nangihingi ng gifts, huwag yung bigyan para hindi sila kumita. Paano daw ba yung pinakamadaling paraan para kumita sa TikTok? Eto. Una, punta ka sa settings. Then, delete your account. Magtrabaho ka! Paano kumita ng pera habang teenager pa lang is pwede ka mag-apply bilang social media manager. Eto, na-try ko din maging social media manager mga around 5 years ago. Ang work ko nun is taga-reply sa mga comments, taga-like ng mga comments, tapos taga-post, tapos taga-reply sa mga messages. Yun lang. Ginagawa ko to habang nasa bahay ako or habang nasa labas ako kasi cellphone lang naman kailangan dito tsaka internet or data. Lalo na ngayon, sobrang dami nagtatayo ng mga online business or marami nagsisimulan ng mga brand like yung mga content creators. And yung mga pag-reply kasi sa mga messages or sa mga comments, tapos pag-like, sobrang matrabaho din yan. So, syempre, mga business owner, hindi na rin nabibigyan ng panahon yan. Kaya dun ka papasok. Maraming mga freelancing groups dito sa Pilipinas, pwede ka mag-join para matanong mo kung paano nga ba yung mga way para magkaroon ka ng client. So, best way din yan para kumita ka ng pera habang nasa bahay ka lang. May nagtatanong sa akin, sabi ng ganun, paano daw kumita ng extra income dito sa TikTok? Sa totoo, madali. 1,000K followers lang, pwede ka na mag-livestream. Tapos, sa paraan ng livestream, may mga tao na magugustuhan ka, magbibigay ng gifts. Yung gifts na yon, pwede mong ipagpalit ng tunay na dolyares. Siyempre, kailangan meron kang bank account para ma-withdraw mo yon. So, kung gusto mo naman ng monetization, ang tawag doon, creator funds. So, kailangan mo naman ng 10,000K. Ganun lang kadali. Pero may catch ha. Yung mga nagbibigay sa'yo ng gifts, kailangan, pinaka-importante, alagaan mo sila. Kasi, ang mga tao na nagbibigay sa'yo ng gifts ay nag-i-invest. Ibig sabihin, hindi ka lang tatanggap, kundi alagaan mo sila, i-flex mo ang kanilang mga channel para sila rin ay aangat. Ganun po yun. Pero kung gusto mo talaga ng depth na kumita ng pera, yung talagang pinakamalalim, yung gusto mo talaga yung permanente. Kasi yung mga nagbibigay ng gifts, hindi maasahan mo yan pang bayad sa utang o pang bayad sa mga utang mo sa bahay, kagaya ng mortgage, ng car payment, hindi mo maasahan yan kasi hindi permanente. Minsanan lang yan, hindi yung as in maalagaan mo. So kung talagang gusto mo kumita ng maraming pera sa social media, you have to study dito sa social media marketing program, okay? Makikita mo dyan yung mga dapat nyong malaman, okay? Kasi ang social media is actually done through marketing. It is through selling. So, kung alam mo ang mga sinasabi mo sa mga dapat mong sabihin, kasi sa selling, it begins to presentation and then demonstration where the selling began. Kasi mayroon ng mga sponsor na mag-sponsor sa'yo. So, malalim po kung gusto nyong seryosohin. Pero kung
mga gifts lang, mga donasyon, kikita kayo sa ano, sa live stream. Pero depende kasi syempre yung iba magiging ano, suki inyo, magbibigay ng magbibigay. Pero pag nakita nila na one way lang ang ano, suporta, sila nagbibigay ng gift tapos ikaw hindi mo naman sila tinutulungan, may angat ang kanilang channel, magsasawa, mawawalan kayo ng mga gifter na mga nagbibigay ng pera. Kaya kailangan alagaan nyo yung mga nagbibigay ng pera kasi sila ang bubuhay sa inyo, sa inyong revenue. I hope it makes sense. If not, oh well, diba?